Ramirez, kami sa pahamuni po tayo sa salita ng Diyos. Good morning. Amen. Alam niyo ba na mas masaya yung pagbati niyo ngayon dahil na naniniwala ko na may ginagawa ng Diyos sa mga buhay natin. Pag-uwi natin, hindi man tayo magsasalita, pero nararamdaman ng mga magulang natin na may kasama tayo umuwi. Amen. Yung banal na spirito gumagawa. Amen? Amen. Kapatid, nais ko pong buksan na natin ang ating mga Biblia. Mainit po ba? Amen. Mahirap naman kung sabihin natin hindi, ano? Pero saan yung gusto? Dito sa Indian mo? Ha? Hindi bali ng konting init, wag lang sa Indian. Amen? Amen? Salamat sa Panginoon Diyos. Let's open our Bible in 2 Timothy chapter 2, verse 19. Kung nariyan na kayo, basahin natin ang salitan. Babasahin ko yung 19 hanggang tapusin na natin yung chapter, no? Mula sa 19 hanggang 26. Okay, ang sabi ng talata, ako mauna. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His. And listen to this. And let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. If a man therefore purge himself from this, he shall be a vessel unto honor, sanctified and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Amen. But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes. In meekness, instructing those that oppose themselves, if God peradventure will give them to repentance to the acknowledging of the truth. Sabay-sabay tayo. Then that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by the meek at his will. Tayo po'y manalangin. Lumupo tayong lahat. Wala akong lilingon. Kausapin natin ang ating Panginoon. Amang banal, kami ay nagpapasalamat, Lord, sa buhay ng mga young people na inyo pong ipinagkatiwala sa pamamahala po ng bawat mga pastor at ipinagkatiwala, Lord, sa amin sa oras po nito. Amang banal, tulungan mo po na sa kanilang murang edad ay maipaabot po namin ang inyo pong salita na malaya, maliwanag, Panginoon Diyos. Linisin po kami muli sa aming pong mga kasalanan at karumihan. Lord, huwag niyong hayaang maging hadlang ang aming kakulangan ng pananampalataya na hindi ka namin ma-recognize. Hayaan mo po ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na kumilos, gumawa sa aming kalagitnaan sa oras po ito. Ipinagkakatiwala ko, Lord, ang mga sandaling ito. Kayo po ang mauna sa amin at ito po ang aming dalangin sa makapangyariang pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Sige, umupo na tayo. Ang lesson po natin ay series, ano? Last time, pinag-aralan po natin yung pay attention. It means listen to the voice of God. At ako po'y naniniwala na marami pong mga nag-forward,
Last night, marami pong mga umiiyak sa Panginoong Diyos because dumating na tayo sa punto na hindi na po si Pastor ang ating naririnig. Amen? Amen. Naririnig na natin ang sinasabi ng Diyos. Pay attention, it means listen to the voice of God. He is talking to you. Number two po, pinag-aralan po natin nung gabi, yung we need to recognize the Holy Spirit. And who is the Holy Spirit? He is your power. He transforms us. Siya yung nagbabago sa atin. His fruit and work manifest in us. Yung kanyang bunga ay nagmamanifest sa ating buhay. So when we allow the Holy Spirit to work, our third topic sa gabi pong ito at mamaya ay ang panghuli. Kung tayo po ay naririnig na natin ang boses ng Diyos at naranasan natin ang Holy Spirit na maging malaya, kung ganun mga kapatid, malapit na po tayo dito na ang ating buhay ay makakakitaan ng kaibahan. Ang next natin dapat gawin is we need to prepare the vessel. Amen? Dito po sa ating binasa na talata, sino yung tinutukoy na vessel dito? Ang tinutukoy po na vessel dito, walang iba kundi ang ating mga buhay. Vessel means your body, your life. Sabi niya rito, nevertheless, the foundation of God standeth sure, having the seal. Sabi po ng talata, the Lord knoweth them that are His. Alam ng Diyos yung sa Kanya. Kaya nga po, pagka dumating ang Panginoon, walang young people na totoong tumanggap sa Panginoong Diyos na makakaligtaan ng Panginoon. Amen? Sabi niya, He knoweth them that are His. Ano sabi niya po, and let everyone, ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon, ay kailangang lumayo saan? Iniquity. Kasalanan. Amen? Sabi niya, ngunit in a great house, sa isang building daw, katulad po nito, in a great house. We are in a great house. Amen? At yung pong great house na tinutukoy na yun, I believe, wala na pong great house dito, kundi yung bahay ng Panginoon eh. Kung saan naroon po ang mga mananampalataya, sumasamba sa Panginoon. Amen? I believe yung mall, kahit gaano siya kalaki, hindi siya tinawag na great house. Yung great house, nandoon yung great people. Amen? Amen? At yung great people, hindi po yung mga hindi mananampalataya. Hindi po yung mga artista. Amen? Kundi po yung mga Kristiyano. Sabi niya, in a great house, nasa great house po tayo, sino-sino yung mga tao sa great house? Sabi niya, but in a great house, there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood. Ito yung nakakalungkot. Sabi niya sa vessel, hindi lamang yung mga tao ay puro ang kanilang paglilingkod, ginto, mabubuti, but also of wood and of earth and some to honor. Sabi niya, yung ibang mga laman ng great house na ito ay sa kapurihan. At yung iba, sabi niya, ay dishonor. Amen? Young people, sa oras ko ito, yung mensahe ng talata na ating pong binabasa ay napauukol po sa dalawang klase ng kabataan. Yung pong kabataan na nabubuhay ng malinis sa harapan ng Panginoon, at yung kabataan na nabubuhay na sa kabila na siya po ay nasa great house, sa kabila po na siya ay nasa loob ng simbahan, sa kabila po na siya ay kasama sa mga camper, siya po ay nabubuhay hindi para sa kapurihan ng Diyos, kundi siya nabubuhay para sa kanyang sarili. Ang gusto niya ay explore kung ano yung talento niya upang siya ay makilala, hindi po para ipakilala ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay. But there are remedy. Alam niyo po ba na sa great house, meron pong encouragement that even though we are
a vessel to dishonor, ang ating pong buhay sa oras na ito, Pastor, I think, ang ating buhay is not a vessel unto honor. Sapagkat ako po nakakakilala ng buhay ko, alam ko hindi ako blessing sa Diyos. Hindi ako blessing sa church. Hindi ako blessing sa mga young people. Alam niyo mga kapatid, I have a good news for you. Sabi po ng verse 21, if among therefore, kung sino mang young people, sabi niya, purge himself from this. Hugasan niya kanyang sarili sa mga bagay na ito, sabi niya, he shall be a vessel unto honor. Gusto ko lahat ng young people, pumasok po tayo dito, may mga problema tayo. Pumasok po tayo dito, may mga kasalanan tayo. Pumasok tayo dito, alam natin hindi naniniwala yung kapwa young people natin. Bakit sumama pa to? Pumasok po tayo dito, ang sabi ng magulang mo, gastos lang yan. Pag pumunta ka dun, wala nang nagbabago sa'yo. Pumasok po tayo dito, mga kapatid, may iniwan tayong kasalanan na babalikan natin pagkatapos ng camp na ito. Pero sabi po ng Bible, it is our prayer, mga kapatid, at itong aim ng camp na ito, paglabas natin ng camp na ito, it will never be the same. Bagamat may mga problema po tayo, hindi tayo lalabas sa camp na ito na katulad ng dati. Amen? Lalabas po tayo sa camp na ito, na sabi po ng Bible, we are a vessel not to dishonor, but a vessel to honor, pinabanal, sanctified, at sabi niya, meet for the master's use, at ready na, nagamitin ng Panginoong Diyos. Amen? So, gusto pong pag-aralan po natin yung tatlong puntos po natin, how to prepare this vessel. Paano po natin ihanda itong vessel na ito sa Panginoon? Ako po'y naniniwala na lahat tayo naranasan natin to, especially pagka young people ka na medyo matagal ka na sa simbahan. Alam niyo po, pagka isang tao may pagnanais maglingkod sa Panginoong Diyos, pero alam mo sa sarili mo na meron kang kasalanan, hindi mo magawang makapaglingkod sa Panginoon, parang may pumitigil sa atin na gawin ang kalooban ng Panginoon. Tandaan niyo po ito sa bawat mga simbahan po ninyo. Pagka yung kasamahan niyong young people, lagi po nag-a-attend yan, very active. Pagka may soul winning, sumasama po yan. Pagka may fellowship, nandun po siya, nakikita niyo, masaya. At dumating po yung panahon na nakikita mo itong active na young people na ito, parang ayaw na niyang sumama sa inyo. Ayaw na niyang mag-church. Pag napilit mo, naisasama mo, pero pagdating sa fellowship, nakikita mo, hindi siya nag-i-enjoy. Ibig po sabihin, ang young people na ito, ay meron pong dahilan ng kanyang pagtamlay sa kanyang paglilingkod. Ito po ay personal na testimony, mga kapatid, no? Alam niyo po, nung ako ay nasaved, ang edad ko noon ay 16 years old. Matanda na nung masaved ako, no po? Sino po rito ang nasaved ng 10 years old? Amen. 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 Ang palad naman ninyo. Alam niyo, saludo ako sa inyo kasi 10 years old, naligtas kayo, tapos hanggang ngayon, nandito pa kayo. Napakapalad naman ang mga young people na ito. At alam nyo, mas maganda sana, mas bata, kung nakilala ang Panginoon. Pero alam nyo po ba, nung nakakilala ko sa Panginoon ay 16 years old na ako, pwede ko bang makita yung kaedad ko nung naligtas ako? Ayun. 16 years old. Ginugulat mo naman ako eh. Ang sinabi ko po, 16 in the 30s. Ano na lang? 16 years old. Yung totoo, bawal yung ano rito. Anong naligtas ka? Yung sinasabi ko, 16 years old ka ngayon. 16 years old. Amen. Brad, yung naka-blue, anong pangalan mo?